Hello guys, ayan. So we're here for today for another cash staffing video, yan. So before po tayo mag-proceed sa video, if you are new to my channel, please don't forget to subscribe and then paki-like na rin po itong video na to. Yan. Kasi meron po tayong goal this year. Sana maka 5,000 subscribers po ako. And then if ma-hit natin yan, gusto ko po magpa-giveaway ng binder or money organizer. Yan. And then, this cash staffing envelope po is ito po yung aking bi-monthly salary. Yan. Kung ikaw ay nasa Pilipinas, dito kasi, pero depende rin kasi sa company mo. Dito, sumasahod tayo ng tuwing quincenas at saka every 30 of the day. So, bi-monthly yung ating paycheck. So, ayan. And this one is low variable or low income only. Yan. So, let's get started na po with this video. Yan. So, ito, kung hindi nyo pa guys napapanood yung mga previous cash staffing ko, every time po ako na mag-i-cash staffing, meron po akong ginagawang list para alam ko po kung magkano yung ilalagay ko dun sa mga binder and then sa money organizers ko. And then, since ito ay bi-monthly and then salary ko, ayan, ito yung list ko. Ayan. And then, kinakategorize ko siya depende yun sa priority namin. So, syempre, kapag pagkain, grocery, kailangan natin yan sa household. And then, yung membership, eto guys, etong grocery, ano yan, eto is priority. And the rest, actually, is, ano na yan, sinking fund, and then yung giving fund, and then emergency fund, yan. Kasi yung salary ko, talagang, kasi nga, hindi naman ganun kalaki yung sahod, kailangan natin expand yan, mabuti yan. Kailangan natin pagkasyahin, di ba? So, ayan, and then yung other expenses like insurance, and then sa ano ko, and then yung, kasi may sa smart bill ko, and then yung Netflix membership, nilalagay ko yun sa GCash. So, ito, as ito talaga yung cash ko na kailangan na, kailangan sa cash yan. So, mag-start na po tayo, di ba? Ang haba ng intro natin, mga beshiwap, o yan. So, let's start with this. Since ito yung money organizer ko na talagang priority, dito nakalagay yung, let's count first pala guys, yung ano natin, kung magkano, before tayo mag lagay sa mga ating binder. So, this one, 1, 2, 2,000, 1, 2, so you have 4,000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So you have, teka lang, 1,000 na yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So meron kang 4, 8. Yan. So meron tayong 4, 8. 4 talaga, 4. 1, 2, 3. Again, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So how much do you have? So, 4, teka lang, 1, 2, 4, 4, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, plus 700, meron tayong 5,500 na ilalagay sa ating cash staffing. So, actually guys, talagang pasmado ako. Yan, ayun ang problema ng mga pasmado, di ba? Nagbabasa ang mga kamay. So, ang unahin natin is itong grocery. How much ba yung nilalagay ko sa grocery? So, 2,000. So, ayan. Okay. Kasi nga naman, kaya talagang malaki yung ating budget for the grocery. Kasi nga naman, food is life. Talagang minsan ang kailangan ng pagkain. Lalo na ang asawa ko, mahilig kumain. Tas mga anak ko, yan. Tsaka gatas kasi ng anak ko, diaper, lahat nandiyan na. So, ayan, meron 2,000 for grocery. And then, ito na tayo. Madalas talaga itong budget ko is for sinking funds. So, ayan.
dito na tayo sa binder na to. Yan, salamat Shopee. Ito guys, kabibili ko lang yung cover kasi nga light color siya, 'di ba? So para iwas madumi lalo na pasmado tayo, nilagyan ko siya ng cover. Yan. So ito, tabi na natin 'yan. Ito, household naman, meron tayong budget na 150 pesos. Yan. Sa household, yan. Ayan nga pala, i-update ko pa pala to kasi nga 'di ba kulang siya ng for the yung sa gift. Yan. Meron na tayong 150. So last time naglagay ako ng 100 diyan, meron ng 250 pesos. So next natin is yung membership. Sa membership maglalagay po ako ng 100 pesos. Yan. Yung sa membership nandiyan po yung pinag-ipunan yung sa SNR and then Landers, and then if kakasya, pwede rin sa Spotify na ano ko per year. Kasi gusto ko per year ko binabayaran para every month, diba? Hindi na binabayaran. Then next po natin is syempre yan, si eating out. Since kami ay malakas kumain mga beshiwap sa labas. Well, ang goal ko naman this year is to less yung eat sa labas and then magluto-luto na lang, diba? Unang una, healthy pang kumain sa loob ng bahay and then yung makakatipid ka talaga. Next natin is si investment. Yes, lalagay din ako sa investment ng 500 pesos. Yan. Kagaya ng nasabi ko sa mga previous video ko, yung investment kasi guys, may maisipan kaming investment like gold or anything na pwede naming pag-investan. Yan. Mag-comment naman kayo guys, ano bang magandang investment bukod sa real estate? Ano bang maganda? Next naman natin is yung beauty yan. For beauty and or self-care, I put 500 as well kasi may kailangan po akong bili ng skincare ko. May baubos na kasi yung skincare kaya kukunin ko dyan yung budget. Yan. Meron tayong 500 sa beauty. Next po natin is yung May personal. Ito personal budget ko kasi since hindi naman tayo umaalis-alis, parang pag may gusto lang po akong bilhin kagaya ng gamit ko sa dito sa home office, yung mga bond paper, mga ganyan. So may naglalagay ako ng 150. Dito guys, itong kaya may laman, ito yun sa husband ko. So i-take down ko, note ko na lang yan. Kung magkano yung ilalagay ko. Meron akong kaka-print lang guys na tawag dito yung parang card, anong tawag doon yung ini-insert sa card. Teka, papakita ko. Ito, yan. Meron akong print na bago. Ayan. So every time na maglalagay ka is ililist down mo yan dito sa card. So para alam mo naman kung magkano yung ilalagay and balance mo, 'di ba? Yan, bago yan. So next natin yan, next nating i-video yan kung gusto ko kasi mag-update ng mga money organizer and binder ko. Yan. So, next natin is Christmas. Yan. Si Christmas, kailangan din nating paghandaan. So, let's put 500 as well sa Christmas. Ayan. And then, next naman natin is gift. So, si gift, wala pa. Hindi ko pa nabibila ng envelope. Lalagyan ko ng 200 pesos. Yan. Dito natin lagay. Kasi nga, kulang tayo ng envelope mga beshiwap. Parating, ang tagal nga dumating ng isang money organizer, excited na ako dun. Kasi dun ko lalagay mga personal and, yan, dito ko na lang lagay, pag ganyan na lang. Kasi sayang naman kung masisira yung bagong ano. Ayan, lagay natin na. Yan. And then, next natin is New Year po. Maglalagay lang tayo ng 100 pesos, 100 petot. Yan, 100 petot. Maglagay po tayo ng 100 pesos sa kanya. And then, next na po natin is si Giving Fund. Yan. Si Giving Fund, syempre, ito yung mga parang... So, tapos na po tayo dito sa sinking funds na ating binder. Tabi na natin yan dito. Okay. Next natin is si Giving Fund. So, si Giving Fund, ito yung mga, yung parang church offering natin, mga tithes yan. So, kung gusto mong mag-offer sa Pasko or any of the day, pwede ka naman mag
bigay kahit kanino na nangangailangan, di ba? So, but this one, may nakabudget kasi dyan for the church talaga. Every month, ako po ay naglalagay ng nag-o-offer sa simbahan. Yan. So, sa giving fund, naglalagay po ako ng 200. Yan. Last time, naglagay ako ng 1,000. So, I think na-offer ko na yung 500. So, ito na yung laman niya. So, ayan. For the updates ng mga laman, next natin yan. So, last but not the least, syempre, kailangan natin ng emergency fund. Yo, so, emergency fund, maglalagay po tayo ng 500 pesos. 1, 2, 3, 4, 5. Bah, may sobra pa tayo ng 1, 2, 3, 4, 5. May sobra pa tayo ng 100 pesos. Yan. Yan. Ito, yung mga yan, guys. Si husband madalas yan sa tuition. Yan. So, yan. That's it. Tapos na tayo sa ating cash staffing for low variable and low income. So, as I mentioned sa previous video ko, if may natitira ako, guys, na ganito, nilalagay ko siya dun sa aking mga savings challenge or dun lang sa savings na packet. Yan. Pero usually talagang nilalagay ko dun sa saving challenge ko. Kasi I have 3, yung bingo and then 100 days envelope and then yung 52 week challenge. Yan. So, ito ilalagay ko siya dun. Yan. Next natin i-video kung ano yung mga pwede nyong magawa as a saving challenge. So, that's it for today's guy. Today's? That's it for today po. I hope natuwa na naman kayo dito sa ating cash staffing and then nakakuha kayo ng idea para sa inyong money organizer and then yung mga budgeting list. And then, if you have any comment or suggestion, please comment down below, guys. And then, ano pa yung gusto nyong gawin ko sa ating next video. Ayan. And then, paki-like na rin po itong video and then please don't forget to subscribe kasi nga po, meron tayong goal this year. Sana ma-hit natin yung 5,000 subscribers and then magpapag-giveaway tayo ng either binder or money organizer na pwede kong mabili, available sa Shopee. Yan. And then, see you on my next video, guys. Ingat po palagi, pagpalain tayo ng may kapal. And then, lagi po maglalagay ng mask and then, inom ng vitamins para malakas ang immune system natin. And then, huwag tayong makalimot, magpasalamat sa Diyos sa lahat ng ating natatanggap na blessing. So, see you on my next video, guys. And then, bye-bye po. Bye-bye. Ingat.